Alright, so guys, good morning. This is Bart again and welcome back to my channel. So guys, for today's video, this is just a continuation guys doon sa previous upload natin. Matagal na yung DFA online appointment. Ilagay ko lang dito siguro sa screen. So one of the few question guys na parang majority na nababasa ko sa comment section ay after mag-create ng online booking, walang natatanggap na email. So technically, there's no way for them na makapagbayad kasi nga wala yung 10 characters na reference number. So yun yung una nating pag-uusapan. Paano mo mapaghandaan at paano mo makukuha in advance kahit na wala kang matanggap na email para mabayaran mo siya. And pangalawa, kahit tapos ka nang magbayad and wala kang natanggap na parang yung form and yung official receipt. And yung form kasi na yun guys, may mga details na yun. Kasi di ba pag nag-book ng appointment, may mga information kang dapat i-fill up sa online. Bali, isi-send sa'yo yun through email after mong mabayaran. Bali, yun yung pangalawa nating pag-usapan. Paano makuha yung form, paano mo fill upan yung form gamit yung Acrobat. Tapos yung pangatlo, ito yung panglast na parang isisingit na lang natin. Kung halimbawa na kapag create ka ng booking tapos parang all of the sudden na wala yung screen or parang unintentional na na-cancel mo yung reservation or yung booking mo, tapos pag nung bumalik ka, you choose another one, same date, same schedule, tapos hindi mo na ma-create kasi nga you already have an existing online appointment sa date na yun. So ano yung mga ways and ano yung mga paraan na pwede mong gawin? So guys, after this one, I'll have to show you the screen, paano ko siya ginawa, yung mga pinag-uusapan kong tatlong mga few questions na nire-raise nyo sa comment section sa previous upload natin. So sana masubaybayin nyo guys, and we'll have to start. So guys, andito na tayo sa screen, bali shortcut na natin kasi masyadong mahaba pag mag-umpisahan pa natin paano i-fill up yung form. Bali guys, related dun sa previous video, kung sino man yung nakapanood nun, ilagay ko na lang dito sa screen. So, yung ginamit ko kasing code guys, back muna natin ng isang beses. Ito guys, ginamit ko yung parang 10 characters dito. Yan. Para magbayad sa GCash, which gumana naman. Pero ngayon guys, huwag nyo nang gawin kasi hindi na siya, parang hindi na siya applicable, hindi na siya gumagana. So, may bago akong na-discover guys na pwede nyo gawin at iisa lang naman yung matatanggap nyong email. The same reference code para magpagbayad itong kasunod na link. Kung napapansin nyo guys, wala na kayong babawasin dyan, basta start nyo i-copy-paste yan. Pinagawa ko, copy-paste ko yan sa sticky notes para di ko makalimutan yan, nandito na siya. Bali, ito kasi yung gagamitin nyo para magbayad kayo sa 7-Eleven. Or sa GCash, basta yung mga nakalagay dito. Tapos nandito yung summary ng pabayaran. Yung pinaka-total ng charge. Tapos guys, before nyo gawin itong tutorial na to, gamitin yung code na to, hayaan nyo munang mga 72 hours kung wala talaga kayong matanggap na email kasi dapat may matanggap kayong email parang confirmation na pwede mo na siyang bayaran gamit yung code na to. So itong tutorial na to guys, based to doon sa actual na ginawa ko, so, kasi na may nakikita din ako mga tutorial na ganyan, nadidelay yung pagtanggap ng email after nung mabayaran or before bayaran walang natanggap ng email, kaya parang mag-ano na siya, parang mag-expired na yung nabook mong appointment, hindi mo pa siya nababayaran kasi wala kang natanggap na email. Kung ganun yung nangyayari guys sa inyo tulad ng iba, huwag niyong kalimutan i-copy paste to
kasi within 72 hours or 24 hours kung gusto yung bayaran, at least may magagamit kayong code, yun yung 10 characters na reference code na dapat yung gamitin pag nagbayad kayo. It's either sa GCash or kung saan nyo siya gustong bayaran. So yun guys, sinishare ko to kasi nga yun nga parang tinatry ko lang na less than 24 hours binayaran ko. Tapos may natanggap naman akong email which is the same lang din. So tapos yung kasunod na isishare ko, nyari guys, nabayaran nyo nga, well, di nyo natanggap yung email, tapos binayaran nyo gamit yung code na to. Tapos yun, tapos na, kunyari, let's assume na tapos mo nang binayaran. Tapos yung pangalawang problema mo ngayon guys, wala kang natanggap na parang confirmation. Na kasi pa yung confirmation, dapat makatanggap ka ng form na ganito. Kung ano yung mga input mong information, dapat yung form na to may mga nakalagay na yung mga personal details. So kung ganun yung nangyayari, tapos mo nang binayaran, tapos wala kang natanggap na form na may naka-fill up na information, mga ganito. Ganito kasi yung actual na form. Ang kaibahan lang, may mga details na talaga dapat. Yun yung matatanggap mong email. So kung sakali guys, let's assume na wala kang natanggap na email, yung pinaka-option nyo guys, download nyo yung form na to. So itong form na to, so makikita nyo nga pala yung form na to pag pumunta ka dito. Ito yung link o consular.dfa.gov.ph/consular-forms. Basta gamitin nyo yung itong link na to para automatic mapunta kayo dito sa pinaka site ng form. So yung pipiliin, scroll down nyo lang, yung pipiliin nyo dito yung pinaka last option, diplomatic and official passport. So of course itong application form yan, pag pinindot mo kasi yan guys, ganito, magda-download siya. Tapos pag nag-download yan, syempre hanapin mo sa file kung saan mo siya nailagay sa My Documents. Tapos i-open mo siya gamit yung ito, yung Acrobat, yung tulad ng ginawa ko. Yan. 'Di ba pagkatapos mong mag-download, tapos may nakalagpag, pwede ba pag nag-right click kang ganyan? Pag right click mo, may nakalagay na parang open web. Kunyari dito, try, pakita mo na lang sa inyo. Kunyari ganyan, di ba ito yung form? Yan yung form ng passport. Right click, pag ni right click ko kasi may open web, tapos i-open mo siya gamit tong Acrobat Reader para malagay mo yung information yan. Ito na yun guys, pag binuksan nyo siyang gamit yung Acrobat, yan, dito kayo mapunta. Tapos para ma-input mo, kunyari itong nakalagay sa akin ganyan, para ma-input nyo yan, malagyan nyo ng information, dapat pindutin nyo yung ano dito sa may right side yan, fill and sign yan, click nyo yan. Tapos yun, mag-start na kayong maglagay kunyari last ganyan. Medyo nagahang siya ng konti. Yan, not responding. Kanyari, para makita nyo kung paano ko siya ginawa. Try nating lagyan ng last name. Yan, diba? Yan, pag type mo ng ano, pag halimbawa okay na, nailagay mo na lahat ng information na kailangan. Syempre guys, bago nyo to i-save, kunyari okay na, na-fill upan nyo na lahat yan. Nailagay nyo na yung mga dapat yung ilagay, yung mga personal information. Gagawin nyo, punta kayo dito sa file, tapos save as. Pagka-save as nyo, kunyari kung sa bahay nyo ginawa, wala kayong printer, lipat nyo lang sa USB. Pero kung halimbawa sa computer shop kayong ginawa niya sa computer shop, syempre may yung mga computer shop, may mga printer naman yan. Save nyo lang, tapos ipiprint. Yun yung ipipresent nyo pag pagpunta nyo sa DFA.
along with the proof of payment kung saan nyo siya binayaran, 7-Eleven or GCash. So yun yung ipipresent nyo guys. So yun lang naman guys, and sana nakatulong. So alam ko madami kayong tanong. So siguro bago ko i-end yung video, may mga tanong din kasi na kunyari na nagkamali sila ng lagay ng date, nagkamali sila lagay ng ano, tapos nag-try silang mag-book ulit online, tapos di na sila ina-allow ng system kasi nga may existing na nga daw. Bali yung sa akin nangyari isang beses, ina-assist ko yung kakilala kong mag-book ng passport. Yung ginagawa ko, gumamit ako ng panibagong email, tapos incognito. Yung doon ko sa incognito ginagawa. Kunyari, bagong email gamit ko, tapos magbukas ako ng panibagong window, ganyan, dito, new incognito window. Tapos doon ako ulit nagbubuk ng ano, type ko lang yung dfa.gov.ph. Doon ako nagbubuk ulit ng panibagong appointment. So yun lang guys, and sana nakatulong. So if you have questions, any clarifications, so paki-comment na lang sa baba. Alright, so guys, that's all about it for this video. Thank you so much for watching. This is Bart again. Kung nakaabot ka sa part na to guys, and sa tingin mo nakatulong yung video, please support my channel by subscribing, share, and i-like nyo na rin guys. So again, thank you, and I will hope to see you on my next video.